Magandang buhay! Welcome ulit sa ating channel, sa mga kapatid. At dito naman po tayo sa ating programa, sa ating pa-donation program, donation drive sa ating mga kapatid, okay, na nasalanta at natamaan po ng baha. So ito po yung aerial footage, no, na nangyayari sa baha nung sa Marikina, gawa ni Bagyong Ulysses. So makikita natin, mga kapatid, na halos abot sa bubong po yung ano, yung tubig. At ito naman, guys, bising-bisi yung mga rescuer natin sa pagsagip ng mga naapektadong lugar. Ito naman, guys, ang iniwang bakas ng baha na dulot ni Bagyong Ulysses, ang basura at ang putik. So, nandito po yung mga volunteers ng taga-DPWH sa kanilang operation cleaning. Okay? Yan, singbisi sa paglilinis ang ating mga kapatid. So, pumunta din tayo sa may riverbank, sa apektado din po sila sa nasabing pagbaha. So, pumunta din po tayo sa Marikina High School na kung saan ginawang evacuation. Ito po yung mga volunteers natin, no? Mga Boy Scouts at public teachers. Okay, habang sila ay nakapila, yan, sa nagaantay sa ayuda, nakas-assistance, ang total po nila, guys, ay umabot po sila 91 families, so 461 persons. So nakapila po sila para sa ayuda na kung saan ipinamimigay ng taga-DSWD at saka government ng Marikina. Okay, ayan po sila, guys. Ayan, guys, no? So 91 families yan, so nasa 461 person po naka-evacuate dito sa lugar na to, sa school, sa mga kwan po sila, guys, mga ano pa sila, guys, mga taga Tumana, Marikina. So makikita natin, mga kapatid, yan, kawawa po sila, mga less fortunate na mga kaibigan, guys. So pwede nating matulungan kung mayroon po kayong itutulong sa ating mga kapatid, nasa evacuation po sila. So yung mga sila po yung tinamaan po ng baha na kung saan, guys, lumubog po yung mga bahay nila. So pang-anim na araw na pumulat po nung bumaha ng sinalata ng baha po ang kanilang mga tahanan. At sa ngayon po, guys, andito pa rin sila kasi yung mga bahay po nila, wala na, yung iba wala ng tubig, kaya lang puno po ng putik at iba po nasisira po yung mga kabahayan nila. So napaka lungkot po pakinggan ng mga kapatid natin na ganyan karami po, nasa 461 po yan sila, guys, sa kapila ngayon na nag-aantay ng ayuda sa ating mga opisyales sa gobyerno, no? So sana, guys, matutulungan natin sila sa tulong po ng ating mga kapatid. Makapag-donate man lang tayo, guys, either cash or in kind, bigas, mga damit, guys, na kailangan nila kasi kawawa po sila, guys. Ayan, so 91 families po ang nakapan ngayon, naka-evacuate dito sa school na to. Tako po na Marikina. So lahat po sila mga taga Marikina. Usually lahat po mga taga Tumana. So yun, guys, mamaya kunti mag-interview po tayo ng ilang mga kapatid na kung saan apektado, na kailangan para malaman natin ano po mga pangangailangan nila, para pwede natin ihingi ng tulong sa ating mga kapatid na nakakaluwag dyan, no? So, ayun, guys. Sobrang kawawa sila, guys. Yeah, sobrang dami, ha? So, 91 families. Sa 461 person. Yan, guys, sila. Okay? Ito po yung, ayan. So, po yung focus natin ngayon, guys, bukod po sa kanila, priority daw natin ngayon, sabi ng coordinator, yung mga PWD sa mga senior citizen, na kung saan alamin natin kung ano yung mga pangangailangan nila para maibibigay, pwede nating mabigyan ng tulong, mga kapatid, no? Sana, mga kapatid, supportahan niyo po tayo, supportahan po natin ating mga kapatid na kung saan nasa ganitong kalagayan. So yun lang, guys. So kakausap muna tayo ng coordinator, saka yung pwede natin intervene ngayong hapon. Okay? See you. Si Edita Kamba. Yan.
taga Tumana kayo? Okay. Ayun. Yung bahay po ninyo doon back na ano, lumubog talaga sa ano? Lumubog na lubog talaga sa... Pangatlong palapag namin, tatlong daytang na lang aahantin pa. Oh, talaga. So, bago ba, anong pizza kayo na-rescue doon, na-pa-evacuate? Diba 12 yun, diba, nung bumaha? So, mga sa gabi, gabi pa o kinabukasan na? Gabi. Sa gabi na, nakis na puntahan na kagad yan ang mga taga-city. So, ayan guys, ang dami nila. So, wag po kayo magdikit-dikit. Isa-isa po tayo sa sabi-isa. Ayan. So, ano ba kayo PWP kayo? Ayan. So, Edita Kampa ang pangalan nyo? Opo. Edita Kampa. Edita Kampa. Ayan po si Madam Edita Kampa. Kasi isa po siya sa taga-Tumana po na nasa lansa talaga yung bahay nila. Guys, no? Sana guys, matulungan natin sila. Although, kung nagbibigay naman ang tuloy ko yung government natin, kulang pa yun talaga guys. At maganda, nangailangan pa talaga sila guys. Kasi ito naman tapos po yung financial natin ngayon dahil sa pandemic. So sana guys, kung mayroon kayo dyan, tapos makakatulong sa ating mga kapatid, may mga bata pa o, no? So, sana matulungan din natin sila guys, no? Yun lang po guys, salamat na yun. Ako pala si Sir Migs Liman po. Migs Liman po yung ano ko channel po sa YouTube. So napapanood po kayo ng million-million na kababayan natin. Luzon, Visayas, Mindanao, saka sa buong mundo. It's called, saan yung sinagtala, ma'am? Sa ano? Conception. Sa Conception. Hindi kayo taga Tumana, miss po? Hindi naman po. Sakop na. O yung bahay po ninyo, tinamaan din po? Nasa lang ano po, lubog lang po sa tubig. Hanggang saan po yung tubig level sa bahay ninyo? Ano? Nasa second floor na po, kalahati na namin. Nasa second floor na, kalahati pa? Oo. Nadali po lahat yung gamit ko, yung mga gamit namin. Oo. So wala pong kayong nalikom na gamit na pwede niyong gamitin o ilan lang? Wala. Kasi pandalas, no? Opo. Buti nakalikas pa kayo. Ilan ba kayong part na may family member dun sa tahanan ninyo? Anim po. Anim lang po kami. Anim kayo. So lahat naman kayo safe po, nakalikas naman? Opo. Okay. So, malalaki na po ang mga anak ko. Malalaki po. Kung may mga gamit kayong mga nalubog doon? Opo. So, hindi kayo nakakuha ng mga... So, mga nadala nila, ilang damit lang, no? Opo. Pambahay ka nga po. Pambahay pa, yung mga panlakat, nandun nasama. So, kawawa, no? Sige, ma'am, manawagan po tayo sa ating mga kapatid. So, may magandang puso dyan. May puso na pwede tayong tulungan ng ating mga kapatid po. Isa po si nanay. Ano ulit pangalan mo? Dubinga Pahardo po. Na taga... Doña Petra. Sakop sa ng Conception, no? Opo. Conception. Marikina siya, guys. So, isa po sa bahay po nila na nasalanta po ng baha. Ng baha na nagkakaan ng bagyo nila. So, pang-anim na araw, no? Pang-anim na araw, guys, na nasisilad ito sa... Hindi pa kayo pinapabalik sa bahay ninyo? Hindi pa po. Kasi marumi pa po. Marumi pa? Saka wala pa po kaming kuryente. Okay. So, wala ting ilaw, no? Opo. So, nag-stay kayo dito. Di ba kayo nahirapan dito sa ano? Sa school? Nahirapan ng nga. Mahirap ngayon pag di natin bahay. Pero no? Wala naman po kami magagawa. At least safe kayo dito, no? Ako. Sige. Ayan lang po, Nay. No? Thank you, sana sir. Po kawaan tayo ng Diyos sa ating mga kapatid para makapagbigay ng ayuda para sa atin. So directly po sa inyo yung bibigay po namin kumagitan ng coordinator ninyo sa school. Okay? Sana po pagpalaan kayo na, no? Ingat po kayo palagi. Okay. Okay na kailangan na talaga nila is cash assistance. Cash assistance para pang-araw-araw na kailangan. Para okay. Sa mga bubong na nasira. Oo, para sa bubong, saka sa mga... sa mga gamit sa bahay na nasira, no? Paano makapagsimula? Ayan guys, pakilala ka na lang ulit, sir. Ako nga pala si Mr. Michael Di Palanas from Marikina High School. Risk Reduction Coordinator ng eskwelang ito. Saman ako sa naka-ganan dito para magsilbi sa bahay. Ayan. Ayan guys, napakanalang kasi yung kapatid natin na siya sa mga bayani, no? Sana matulungan natin sila guys sa abot ng ating makakaya yung medyo maluwag dyan, no? So pwede natin silang tulungan guys. Mga relief goods kailangan din ba? Kasi financial lang. Relief goods,
Oh, meron na. So mga cash financial lang ang kailangan talaga ngayon kasi kailangan nila raw araw pang ilang pang ano, pang ulam, pang o pang maintenance ng iba sa gamot, no, meron no. Oo. Pang maintenance para makapagsimula ulit, no. May mga tukod ng yero kasi mostly nakita ko yung situation nila. Yung yero is ayan, nasira na. Ah, nasira na, no. Pati yung poste, medyo bumagsak na. Kaya kapag pumasok ka, posibleng babagsak yung yero. Okay. So, yun na lang. Sana, kasi dito lang, tsaka dito sa mga volunteer natin. Yan. Yan, mga volunteer. Yung ating mga Boy Scout na nandito. Mga binari, pero para sa bayan, din. Ayan. Divide yung mga yun. Okay, pukihin natin mga kasi. Sige, guys, salamat ka. Sige. Yun, guys. So, yun po, kawawa po, no. So, sana po matulungan natin yung mga kababayan, no, kapatid natin sa parting Marikina, no, Marikina City. So usually halos lahat po dito taga Tumana sila, guys. Taga Tumana na kung saan yun talaga po ang area na kung saan tinamaan talaga ng baha. Masyadong malaki ang area kung saan nasa lanta talaga ng baha, guys, no. So sobrang dami nila, so nasa 461 person po ang naka-evacuate po sa area na to, sa Marikina High School, na kung saan andito po sila ngayon. Nakapila po sila sa pang-ayuda para makatanggap sila ng mga relief goods na kung saan pinamimigay ng taga DSWD at saka sa City Government ng Marikina, no. So ito po, guys, tingnan natin, tunghayan po natin po ang sobrang tindi po ng dinanas sa mga bahay. So nasa ng iba, lampas bahay din po pala yung tubig ng inabot ng mga ito, no. Sana po may gininto ang puso dyan na pwedeng makatulong sa ating mga kapatid. So ang kailangan talaga nila ngayon is yung cash assistance, kasi yung mga relief, mga kailangan ng damit, so mayroon na pong binigay ang taga City Government. So yung cash assistance medyo kulang po kasi kung paano sila makapagsimula. So sira na po mga bubong, mga bahay nila. So kailangan ayusin. Sana po matulungan po natin sila, guys. Sa mga kapatid natin, nasa ang sulok man tayo ng mundo, mga kapatid, sana kung nakapanood kayo nito, magkaroon kayo ng habag upang pwede ninyo matulungan ng ating mga kababayan na kung saan na tinamaan po sa nasabing pagbaha, no. So yun lang po, guys. Sana matulungan natin sila para makapagsimula at makarecover man lang sa kanilang sitwasyon ngayon. So sa ngayon, guys, sa isang linggo, 7 days na po sila nakastay sa accommodation sa evacuation center, hindi pa rin sila pinapabalik. So umaasa po sila sa ating mga tulong. Sana matulungan din natin sila, guys, upang makapagsimulang muli. So